ni Belen? Dito ako sa CR, si Belen. Hanapin ako ng sure na ako. Describe yourself in 3 words. Oh, 3 words. Gay, funny, and happy. What's your nickname? My nickname is Gingging, pero people call me Chang Abby. Paano mo nababalance ang career at personal life mo? Career and personal life, kasi mas ano ko eh, mas career oriented ako na tao. So, yung buhay ko naman din, di naman masyadong komplikado, puro paglalaro lang, volleyball. And siguro buhay ko na din kasi yung career eh. So, it's not difficult for me to juggle both things. Kaya wala na masyadong ano, wala masyadong complicated thing sa dalawa na yan. Anong ginagawa ng bingo dyan sa tabi mo? Ay, nag-bingo kami ng mga dabber cards ko kagabi. Eh, ito na nga ang siste. Napaka-alat ng cards na nabunot ko. So, kaya siya nandyan. At ayusin ko, nakakanyan. So, what makes you angry? Ay, hindi naman ako madaling magalit. Hindi ako nagagalit. Char! Siguro pag ginugulat ako, magugulat din ako yung sobrang bilis kong magulat. Kasi... Pusa ka! Ay, hindi pala ako nagagalit. Mabalik pala ako. Char! Eh, other than volleyball, what sports are you into? Ay, kung hindi ako volleyball player, siguro nasa track and field ako. Triple long jump and long jump, yun yung mga ano ko, mga sports ko. Interesting. Anong favorite kind of banana mo? Banana. Dalawa yung banana, di ba? Latundan at saka lakatan. Yeah. So, alam ko yung dalawang yun, pero hindi ko alam yung pagkakaiba nila. Basta ang gusto ko, yung mahaba. At saka matamis. hindi ko talaga alam kung anong magkakaiba ng latundan at saka lakatan. Yung lakatan ba yung malaki? Yung latundan yung maliit? Na parang fingers. Fingers. Yung madaming mga ano, dark spots, yun yung lakatan. Ay, latundan. Okay, tapos yung lakatan yung mahaba. Yung smooth. Smooth! Smooth na banana, oy. Oo! Anong favorite song mo? Tsaka kantahin mo naman. Hindi nga ako makakanta eh. But anyway, favorite song? Oh my God, ang dami kong favorite song. Ano ba yung pinaka-recent na favorite song ko na lang? Ah, alam ko na. Favorite song ko talaga, lalo na sa mga karaoke, yung Out of Reach. Yan yung mga binabanatan ko sa karaoke. Out of reach, so far, I never have your heart. So, Abby, how do you measure success? Hindi ko nasusukat ang success. Pero, para sa akin, ang success, kapag meron ka natulungan na isang tao, tapos yung tao na yun naging successful sa buhay, at parte ka ng pagiging successful niya, sa akin yun ang success. Kasi, ibig sabihin, naging successful ang isang tao dahil tinulungan mo. At meron kang ambag doon. Naging parte ka or naging motivation ka niya para maging successful ka. So, pares kayo successful. Let's go down. I wanna show you the 3rd floor. Maganda doon. Doon tayo magtanungan. Are we there yet? Yeah. We're here. 3rd floor. Best advice for your 19-year-old self? At 19? When I was 19 years old. 1919. Ah, I remember. Parang, alam ko, parang second year college ako nun.
sa Lasal. Oh, look, wait. By the way, this is the third floor. It's so nice here. To chill out, to just relax and drink whatever, shake or coffee. Go tayo. So, 19 years old ako in Lasal. Siguro magiging advice ko sa sarili ko nung 19 years old ako. Parang, kayanin mo lang lahat. Kayanin mo lang lahat. Kasi malayo ka sa pamilya mo, hindi mo parating nakakasama yung mga kaibigan mo, napakahirap na pag-aaral, at mas mahirap pa yung ensayo. Pero kayanin mo lahat kasi in the future, lahat aanihin mo lahat ng pinaghirapan. So yun siguro masasabi ko sa 19 years old. Me. Hila. Restaurant here. Tapos kanina may event nga pala nung lunch. Kasi it's Chinese New Year, so sabi nila ate, I can get ano daw, walang pao. Diba kuya? I can get walang pao. Let's check what's inside. Okay. Wait lang. Ooh. May 500 pesos ako. Do you feel pressure right now? Oh, I don't feel any pressure right now. Shut up. Medyo napapressure ako sa mga tanong nyo. At natatakot ako kung paano masasagot ko ba yan ng tama or teri ko ba to, ganyan. So medyo konti lang yung pressure. Favorite ML hero mo? Favorite ML hero ko ay si Lunox. I love her. Sanlay naman dyan ni Lunox. Oh shit! I can take orders without chaos. Tama ba? Sobrang adik. Favorite movie mo? Favorite movie ko. Recent favorite movie ko is Justice Danger. Sobrang galing ni Anne Curtis dyan. At saka, syempre, ni Michelle gumawa. Marco gumawa. Sorry. Teammate ko kasi si Michelle eh. Anyway, Marco, galing mo ah. Find the value of x in the equation x plus 4 equals 2. Oh my god, ang tanong yan. Kaya nga ako may iwas yung mga math subjects ko ng college eh. Hindi ko masasagot yan ah. Ang dami-dami ko ng problema. Pinaproblemahin ko pa yung mga math problems, yung mathematical problems na yan. Solution na yan. Yung mga solution na lang kailangan kong solusyonan. Ito galing sa Twitter mo. Favorite number mo sa electric fan? Favorite number ko yung 3. Kasi mainit dito sa Pilipinas. Gusto ko lagi yung nalalamigan. At naano ko, naalibadbaran ako pag mainit. Recently, kakatapos lang nung SEA Games, anong message mo sa mga volleyball haters? Oh. Message ko sa kanila na tama na yung hate nila kasi hindi, una sa lahat, hindi nakakaganda, hindi maganda sa health. At kung meron silang gustong sabihin, opinion na makakatulong sa amin, tinitake naman namin yun. Tinifilter nga lang namin. Those that are constructive, yung mga constructive criticisms. Kasi alam namin na makakatulong naman sa amin yan para mag-improve kami and parang na-humble kami pag gano'n. Pero, nakakasakit ng puso yung ibang klase ng bashing na below the belt, parang pati pamilya mo, dinadamay, meron akong teammates na mini-message, pati magulang, alam mo yung parang, ano na yun, why go there? It's not valuable anymore. At saka, malayo pa yung makakating ng volleyball sa Pilipinas kung magtutulong-tulungan tayo. Kaya natin to. Magtiwala lang kayo. Let's trust the process. Kasi kami mga atleta, we're just trusting the process and we're patient na palang araw, makukuha din namin kung ano yung para sa bansa. Anong first impression ng mga tao sa'yo? Siyempre, ano daw ako, masamang tao na presyo mataray. Bismo, ganyan, mayabang. Sobrang yabang ko daw, gano'n. Mayabang ko sa, siguro yabang in the sense na nag-aangas ka lang. Meron ka lang swag. Pero,
wala ka naman intention para maagabyado yung kalaban mo. It's just that it's part of the game. At saka, that's how I play it. Parang mas nabuboost yung energy ko and moral ko kapag naglalaro ako. Nalalabas ko yung potential ko and yung talent ko through that, yung concept of boost mode. Pero hindi naman para awayin ko lahat ng mga players or teams. Siguro another thing then is para ma-gain ko yung energy, ay para maka-uplift ako ng mga teammates ko, magkaroon sila ng energy. Pag nakikita nila akong energetic and strong and palaban, yun lang naman. No harm din sa mga kalaban kasi friends kami outside volleyball ko. Ay, teka, punta tayo sa gym siya ka sa spa. Punta tayo sa spa. Pero one floor lang naman yan. Yung higher. So let's just take a stairs. Anyway, we're just wondering, when do you feel most happy? Kapag kasama ko yung mga friends ko. As in, wala eh. Masaya ka lang, reminiscing yung mga pinagsamahan nyo. Tapos, nagkipwentuhan nyo yung mga kalokohan nyo dati, mga masasayang araw nyo dun dati. Ano ba yun? Na hindi man nainisip yung mga problema. At saka, kapag naglalaro ako ng volleyball. So, that too lang. Kapag naglalaro ako ng volleyball, wala akong problema. As in, focus. And enjoying the game. Because I love volleyball. Okay, so ito yung spa. Yeah. There. Ganda, di ba? Ay, ate. What's your initial reaction nung nalaman mong may psoriasis ka? Ganon. Ulitin ko. Sorry. Wala, ano. Akala ko kasi nung una, ano siya, ringworm. Kasi galing ako sa beach. So, sabi lang, derma, baka ringworm, ganon. So, tinay ko, i-cure using ointments na pang fungal infection. Pero hindi siya nag-cure. As in, tumagal na siya ng 2 months, na ganon pa din. Hanggang sa mas lumalala pa siya. Kasi hindi ko alam na psoriasis pala. Beach parin ako ng beach, tapos hilod ng hilod, kamot ng kamot, yan, puyat ng puyat. Lahat ng mga bawal pala sa isang patient na may psoriasis, ginagawa ko. Until February, na-diagnose ako to have psoriasis, ano ko agad, parang initial reaction is gulat kasi lifetime na yung sakit. Pero, after a while, I had to accept it na hindi pa pwedeng maging sad ako. Kasi number one na mag-trigger ng psoriasis ay stress. So, kailangan i-counter ko kagad yun. Sabi ko, ay hindi. Kailangan ko yakapin itong sakit na to. And in just 1 week, magsa-start na yung PSL. So, mag-start na makikita ko ng mga tao, na ganito yung balat ko, maglalaro ako ng volleyball. Kaya sabi ko, hindi naman ako titigil sa paglalaro eh. So, makikita din nila. Kaya, kailangan, kung in-accept ko yung sakit, kailangan ipa-accept ko din sa kanila na ito yung sakit ko. At hindi siya nakakahawa. Simula nun, nagbago na din yung buhay ko. Ganyan. At first, siguro, tawag dito, it's normal na magugulat ka kasi lifetime siya na sickness, di ba? But anyway, kung tayo dito, daan tayo sa gym. Kadinang umaga, nag-workout ako. Goodness. Circuit workout. For almost 1.5 hours. Grabe, sweat. Nakakaloka. So, parang hindi ko naman nag-workout earlier. Eh, kasi... Why so fresh? We're always fresh, you know? Because we're happy and contented. Charot. Hindi pa ako contento. Hindi pa akong gustong gawin at pangarap na abutin. Yan, ito yung sign na swimming pool. Just because mayroong matas na naman na pinapa si Taal. Hindi pa rin siya tapos sa kanyang pagdura ng ash. Pagdura talaga yung term. Ayan, yan yung gym. So, dyan ako kanina. Ito mo. Nice, diba? Talking about pangarap or pag-ibig.
ako, I would always go for pangarap. Ngayon, sa state ng buhay ko, kasi pangarap ko talaga na ma-fulfill ko yung volleyball career ko na masatisfied ako bago ako mag-retiro. So, pag-retire na ako, so masasabi ko na, okay na, achieve ko na yung pangarap. Yun lang. Sinong mas maarte, si KKD or si Majay Barat? Maarte? Actually, yung dalawa, ano kaya, lagi ko silang kasama. Hindi silang maarte. Kala nilang mukha silang maarte kasi medyo social, fashion, ganyan. Pero yung dalawa yun, kahit saan madaling go yan. Kahapon magkasama kami, kumain, first time in the history. Nalibre ako ni Kiana. Alam mo ano nalibre sa akin? Pansit Canton. Diba? Sobrang mura! Para sa lahat ng mga nalibre namin sa kanya ni Manjoy. Joke lang. Nilapan namin yan siya. Pero hindi siya ma-arte kasi tingnan mo, kumain. Yan, dalawa sila. Kasama ko si Manjoy at si Kiana. Kumain kami lang. Ay, let's go! Kumain kami sa Carminderia lang. At yung order na gusto ko, Pansit Canton. So, for the very first time, nalibre kami ni Kiana. Aside from volleyball, ano pang work mo? Nagkukolumnista ako sa isang pahayagan sa Filipino Star ngayon. Yung newspaper na yan, susulat ako dyan tuwing Huwebes at Sabado. Nakakapagsulat tayo ng mga anything about volleyball to inspire the youth. Mga paksa na maaaring makapagbigay sa kanila ng ideya kung anong mga nagaganap sa volleyball, sa volleyball ng Pilipinas, ganyan. Mga ganun-ganun lang, very simple lang naman. At saka, influencer, ganyan. Pag walang maginagawa, endorse-endorse. Tapos, vlog-vlog para ma-enjoy nyo naman ang buhay ng mga atleta, makilala niyo sila kung sino sila or sino kami. How do you feel about LGBTQ community? I feel happy na dumating na siya sa Pilipinas. Kung dati ay hindi siya katanggap, ngayon sa tingin ko okay na siya kasi nabibigyan na siya ng espasyo, nakikilala na sila, nagpapakilala na sila. At saka, napakadami ko kasing LGBT friends eh. Kaya, they're always close to my heart. So, happy ako na malaya, at least may laya, at malaya na silang nakakakilos ngayon dito sa Pilipinas. Now, this following question will be coming from your followers from Twitter. Okay. First, anong mas masakit? Iwan ka ng jowa mo or naiwan ka sa outing kasi sa maling meeting place ka naghihintay? So tingin ko, mas masakit yung iwan ka ng jowa mo. Kasi yung iwan ka sa meeting place, maiinis ka lang dun eh. Ay, tama ba? Naligaw. Parang naligaw ka kasi wrong info. Bakit dun ka naghihintay? Yun lang. Siyempre, kung iniwan ka ng jowa mo, tas mahal mo pa siya. Mas masakit yun, di ba? We have Daniel, James, and Enrique. Sino sa kanila ang jojowain, tropahin, at niligwahin? Oh my God. Oh, jojowain ko si Enrique. Si Tenten. Tsaka, nanonood lang, Dolce Amore. Jojowain ko si Enrique. Tropahin ko si Daniel. Niligwahin ko si James. Anong gagawin mo kung lahat ng classmate mo ayaw sa'yo? Uy, nakakasad naman na yan. Alam niyo yung question na yan, para yan sa kaklase kong si Charlie kasi galit kami siya kanya eh. Ayun o. Charlie. Oo, oh, diba? Dahil sa trip namin siya, noong high school, ginawa namin siya president, class president. So, kapag pinagagalitan yung class, at kapag galit yung mga teachers sa buong class namin, sa kanya lahat binabato kasi siya yung last president. So, yun yung tip namin. Napapagalitan siya. Any tips or attitude para malabas ang laro sa court? Okay, I think first, you need to have confidence. Kasi kung hindi ka confident enough na
mapakita yung kung paano ka naglalaro, whether this mode ka ba or pa-sweet ka lang, ganyan. I don't think magiging maganda yung outcome ng plays mo. Siguro kung confident ka na, ganito talaga ako maglaro eh. Maangas ako, may swag ako, sumisigaw ako, matibay, ganyan. So, everything will just follow. Yung laro mo na maganda, yung A game mo, lalabas yun. So yan, maging confident ka lang. At saka, tibayan yung loob mo. Hardest bashing you have ever received? Ang dami eh. Sobrang dami ng masasakit na binato sa akin. Siguro yung minumuran nila ako, sinasabihan na napakasamang tao ko daw, ganyan. Actually, degrading yung ibang words, pero hindi ko na lang babanggitin. Hindi ko lang makakalimutan sa lahat. Yung may mga tao na pinapaalis yung nanay ko sa upuan kung saan nakaupo yung nanay ko. Parang nandun yung nanay ko, naka-reserve na siya doon during game ha. Tapos, dumating tong mga group of, mga spectators din. Pinapaalis yung nanay ko doon, ganyan. Binabastos and everything. So, yun na yun. Hindi na lang sa akin kasi kaya kong i-take yung bashing yun. Pero yung pamilya, ibang usapan na yun. Kasi it's no longer volleyball. Baga, hindi na siya katanggap-tanggap. No? Parang wala nang respeto. First heartbreak, second year high school sa aking jowarets. Ano na yan? Baby pa ako nun, char. Baby pero hindi makakain, hindi makatulog, gano'n. Super broken-hearted kasi yung first boyfriend ko. Anong mararamdaman mo pag yung best friend mo pinagpalit ka sa iba? Ano naman yan? Napaka-intiga naman yan. Best friend mo? Although hindi ko pa na-experience. Kasi sa akin lang naman, bakit kailangan mamili kung best friend mo nga, di ba? So hindi mo siya best friend talaga kung iiwanan ka din pala niya. Ang best friend, sa hirap at ginhawa, hindi ka iiwanan yan. Kahit sa mga low points mo and high points mo, lagi siya nandun. So, kung may kaibigan man ako na iniwanan ako at pinagpalit ako sa iba, okay lang, ayos lang. Kasi mas madami pa akong tunay na kaibigan aside sa kanya. Kaya okay lang ako. I can carry myself. Char! Strong! Bukod sa middle position, ano ang favorite position mo? Position na pagtulog, pag-upo. Siguro i-relate pa rin natin sa volleyball. Okay. Outside eater. Kasi buong high school ko, ay outside eater talaga ako. Sala-sala lang ako na-convert ng middle spiker. Yan. Claro? Claro tayo doon. Yan ang gusto kong position. Anong favorite letter at number mo sa bingo? Oh my God, favorite ko. Ay, letrang O. Baliktaran. Taka na. Magagalitan ako dito nila ate pag narinig nila ako. Baliktaran sa taas. Okay, sorry. Kung magkaka-superpower ka, ano ito? Kala-kala power! Superpower! Oh my God, ano kaya? Ano na lang, gusto kong maging invisible. Kasi, kahit saan kami pupunta, parang, ang hirap na kailangan, hindi ka magaslao kasi mga tao, baka ma-judge ka na, sabi mo kayo, ganito, ang ingay, ganyan. Ganun. Kasi ako, loud talaga ako, magulong, masayahin, ganyan. So, gusto ko, kung magkakaroon ako ng powers, maging invisible na lang ako. Pag gusto kong maging introvert. Tsaka, may introvert pa pala ako. Ay, punta tayo dito sa kwarto namin. So, speaking of powers, sino favorite character mo sa Stranger Things? Favorite ko na character, si Eleven and Mike. Sobrang love ko sila ng dalawa. Lagi ko sinashare yung mga posts nila. Kinikilig ako sa kanila pag pinag-uusapan sila. O kaya may posts sila about sa isa't isa. Ganun.
Ito, may tanong din from Twitter. Sino ang pinakamasungit mong teammate? Pinakamasungit? Wala naman ako masungit, teammate. Uy! Ano lang, seryoso. Seryoso, mga teammates. Si Don. Napaka-seryoso niyan pagdating sa game kasi talagang gusto niya makapag-focus. Gusto niya ma-perfect niya yung trabaho niya sa loob, ganyan. Ano siya? Seryoso yung face niya. Pero ganun lang talaga siya mag... Ganun talaga yung way niya na paglalaro. Now, how to handle stress from being a student athlete and a great leader? Stress management. Siguro, isipin niyo na lang na pagdadaanan niyo talaga yung mga stress na yan. Kasi student athlete pa lang kayo. Lahat paghihirapan and everything, party yan eh. Magkasanga na yan eh. So, matatanggap mo yon na ganun yung klase ng buhay mo na binigay sa'yo ni Lord, mas malalasan yung stress. Kasi hindi mo na siya iisipin lagi as stress. Isipin mo na siya na, parte na to ng buhay ko. Accepted na ganito yung buhay na kailangan kong isa buhay, ganyan. At saka, tawag doon? Isipin mo na lagi, walang binibigay si Lord sa'yo na hindi mo kaya. Yun lang. Yun yung motivation ko ng college. Yung na UAP namin, sobrang laki ng pressure kasi naglalago ka UAP. Tapos may finals exam ako tomorrow. After ng every game, kailangan ko mag-aral, magagawa ko ng papers, ganyan. Parang gusto ko na magpatiwakal na lang minsan, kumuha ng kutsilyo, saksakin ko yung sarili ko sa leg. Ganun yung mga level ng stress at depression na pinagdadaanan ko dati. Pero lagi kong iniisip, pag nahihirapan ako, walang binibigay si Lord sa akin na hindi ko kakayanin. Kaya kakayanin ko talaga lahat sa ganun! Totoo nga naman yan, sinabi mo. So, ano yung best advice mo to people who also suffer in depression? Oh my. Siguro, have someone to talk to. Someone na you can share your, what's inside your heart, what you feel, yung mga ganung bagay na makapag-share ka and at the same time yung tao na yon marunong makinig. Hindi yung basta nakikinig lang. Yung marunong makinig at matutulungan ka paano ka ma-motivate to be a better person or to be a better version of you kasi nga depression is hindi basa-basa. It's something serious. And hindi natin siya pwedeng i-instant tabi lang. So, kumausap ka ng mga tao, be it your best friends, your colleagues, or your parents. Basta kailangan talk, as in kailangan, you have to talk it out talaga. Tapos, magdasal. Bumalik pa rin sa Diyos. Yun. Bigyan ka ng, sa kanya, ng strength, na pag-aanin yung loob mo araw-araw. Ako siguro, syempre may mga depression din ako. Kasi ang daming stress sa buhay, di ba? Pero every night pag nagdadasal ako kay Lord, kapag ka nahihirapan ako, sinasabi ko na lang na, Lord, pag-aanin mo yung loob ko bukas. Pag-aanin mo yung buhay. So every day yun. Hanggang sa nagiging mindset ko na din na, pinapagaan na Lord yun. Yun lang. Siguro, as in then is, appreciate the little things. Diba? Pag masyado tayo madaming hinihingi, nahihirapan tayo to cope up with life. Kaya, nagiging depressed din tayo. Kasi, dami natin gustong mangyari. Last question, Abby. Lights on, lights off. Lights off with a little... Ano paano ba yun? Dim lang? Ganyan? Ano ba yan? Ano question ba yan? Pag, lights on, lights off, pag naliligo. Kapag naliligo, naka-lights off ako, ha? Talungin niyo pa yung mga teammates ko sa dorm. Natatawa sila lahat sa akin bakit nakapatay yung ilaw. Isa lang, kasi yung ilaw namin sa dorm, at saka yung fan, exhaust fan, ay iisa. Ang problema, yung exhaust fan namin, baliktad yung imbes na hihigupin niya yung sa loob,
nagbubuga siya ng hangin. So, pag naliligo kami, nanginginig kami, nangingisay kami sa sobrang lamig kasi baka may electric fan dun sa, ano, sa CR. So, yun. Lights off ako. Naitawid ko yun. I think magsishesta ka na. So, any final message na lang for your fans? Final message! Guys, maraming salamat sa panonood ng vlog ko. This time, wala akong kasamang teammates. Pure me and your questions. So, next time, abang-abang na lang tayo sa mga ganap namin, teammates, F2, national team, go! Lagi lang kayo mag-support. Bibigyan namin kayo magandang logo, parati. Dahil mahal namin kayo. Love you all!